Magandang gabi. Day off namin today, March 13, 2021. It's, ano oras na ba? 8 PM in the evening. Day off namin ngayon. Pasensya na guys kung di ka na nakakapag-vlog this past few weeks kasi nga wala kaming off halos. Puro overtime. Yun, kasi medyo maraming orders doon sa company na pinapasukan namin. Yun. Kaya pasensya na kung hindi kami nakakapag-vlog. So, yun, sinamantala namin ngayon bago kami matulog. Yan, para masagot namin yung mga ibang katanungan nyo, guys. Guys, disclaimer ulit. Lahat ng mga sagot namin sa mga question nyo is based ulit sa aming experience at based ulit sa mga kapwa natin Pinoy na nandito na nakakausap din namin. Yun. So, start na tayo. Start na tayo. Simulan natin kay... Ayun guys, mag-start na tayo. Simulan natin kay... Winsky... Nakasan mo? Winsky Gabs. Yun, ang pangalan niya. Winsky Gabs. Oh, anong question niya? Hi po, ma'am and sir. What if po, ma'am, factory worker to caregiver po? Pwede po kaya mag-change employer pero sa bahay na po at yung caregiver po. Ah, so ibig sabihin mo ma'am is dati kang factory worker and then pag-apply or pagdating mo dito is gusto mong mag-caregiver. Caregiver. Yun. Caregiver. No, mag-care ng ngayon. Giver. Medyo pausa ko guys. Magbibigay ng pasensya. Care. Yun. Ma'am kasi wala akong masyadong ano, wala akong masyadong masasagot about dyan sa caregiver na yan. Dahil mostly yung mga nagiging work dito ng mga Pinoy is more on a factory worker, a hotelier, welder, construction, yan. Pero, wala pa po kasi kung nami-meet ma'am na yan, yung katulad nung ano nyo, na caregiving, wala pa. Wala pa kasi kaming nami-meet na ganyan. So, pasensya na kung hindi ko masasagot. Pero, sasagutin ko siya ng konti na, ma'am, kung magpa-factory worker ka man dito, is pwede din dahil marami kang pwedeng applyan dito na factory worker. Dahil, yun. Tsaka, halos maraming vacant dito for factory worker. Yung factory dito, hindi kailangan ng experience. Kasi yes. Tuturuan naman kayo. Yes, yes. Kahit sino pwedeng mag-apply and kahit sino is tinatanggap nila kahit walang experience basta sa factory worker. Yun. So yun guys, ay Ma'am Wengski, saan sagot namin yung question mo? Next question. Ito. From Neyezi. Madam. Madam tuloy. Magkano ang sahod sa factory worker? Yun nga, katulad nung sinasabi namin palagi sa vlog namin is depende po yan, ma'am. Depende sa company na papasukan mo at depende sa factory na mapapasukan nyo po dito. Pero mostly is 18 slotty per hour. Bruto lang yun, ha? Bruto. I mean, gross. Gross lang po yun. Pero pag nag-less na ng tax, yung iba is nagbibigay, ibang agency is nagbibigay ng 12 to 15 slotty per hour. So, yun. Depende yun sa agency nyo, guys, kung magkano yung ibibigay sa inyong neto. Yung net, as in net per hour. Pero kami dito sa company namin, 14.42 ang per hour namin, net na yun. Neto na po yun.
Sige. And yung ibang factory din guys is share ko lang na meron silang binibigay na incentive or tinatawag na bonus. Pero depende po yan ulit sa factory or company na papasukan nyo. Add ko lang dito kay Miss Nay C. So, para malaman niya rin yung sahod natin sa next vlog natin. Ayun nga guys, katulad ng pinramis ko sa inyo na magpapakita ako sa inyo ng sample ng payslip namin ng the whole month. So, makukuha namin yon this month. So, hayaan nyo and magbablog kami tungkol dun at para mapakita namin sa inyo yung format ng pagkakasunod-sunod or yung mga taxes na binabayaran, deduction, absent, something like that. Para kahit papano guys, is magkaroon kayo ng idea or, di ba, para kahit papano is, yun nga. Makita nyo yung na sahod namin talaga kung magkano. Yun, kung magkano. So, para meron naman kayong pagbasihan kahit papano. So, next, siya pa rin. Ayun, at tanong ka rin kung anong agency nyo dito sa HK. Ma'am, sa Hong Kong, hindi ko po alam kung anong mga agency dyan na legit. Pero much better po kung magtanong kayo talaga sa POEA or mag-search po kayo ng mabuti para hindi po kayo siguro scam may benefit or ano. Embassy. Pero yung agency po kasi namin is based from sa atin sa Pinas po. Yun. Nabanggit ko na po yun sa vlog ko. Kung gusto nyo po malaman is yun. Hanapin nyo lang po dun sa videos namin. Nandun po yun. Napaka-sweet nyo dahil nandyan kayo mga idol. More vlog po about sa ganitong ganito. Sweet ka ba? Asan pa? Hi, sweet. Thank you din, vlogs. Ingat po kayo dyan sa pulan. God bless. Maganda naman talaga. Basta matiyaga ka lang. Guys, hindi na namin masashoutout halos lahat. Lalo na yung team namin na palaging sumusuporta at nanonood ng vlog namin. At sa inyo guys na yun, malapit na tayong mag 200 subscribers. Magpapalit yun ako. Ayan. Tsaka, magpapalit yun. Magpapaputok ako ulit. Nito. Ayan, sabi ni Mayor, magpapalit yun siya sa 200 subscriber. Yan, malapit na. Konting kembot na lang. Maraming salamat ulit, guys. Next naman tayo, next. Guys. Ano to? Kanino? Ito parang yung team natin. Ayan. Si John Mark Borse. John Mark Borse as super ang lamig dyan sa Poland. I hope okay po kayo dyan. Keep safe po. Thank you so much po. And ibig sabihin is open na po. Free na po na yung mga, lalo na yung may mga schedule since last year pa na na-delayed. Yan. Makakapunta na kayo dito, ma'am or sir. Yan. Kasi okay na po. Sasa Maarti. Sasa Maarti. Taray. Ang ganda ng ano madam. Po, yes. Ano po agency nyo? Thank you. Ayan, like. Nasabi na rin na po namin sa vlog namin. Ayan po, meron po kaming link kung gusto nyo po na ano, hanapin nyo lang dyan sa mga latest video lang naman din po yon yung about sa aming agency. Andun po yon. Pero sasagutin ko na rin po, ang aming agency is from Pinas po. Diyan sa atin, ang aming agency is yung Jobs Manila. Hi, Jobs Shout Manila! Sa Jobs Manila. Yan. Ito si Marian Colonaris. Marian or Marian Colenares. Hello yeah, po, madam. Hi po, madam. Padating na po working permit ko. Nasa Pinas po ako. Di po ba ako mahihirapan na makaalis? Ma'am, hindi ka naman mahihirapan kung kompleto po yung ano mo, yung papeles mo. Like yung OEC, working permit, visa. Para wala kang maging problema is make sure po, madam, na kompleto. Yun lang naman yung alam namin na
na hinahanap sa pag papuntahan na dito. And nagtanong din po si Ma'am Marian about Marian. Saka po yung sahod po ba ngayon, ganun pa din. Yun, nasagot na po namin kanina, Ma'am Marian. Ayan, so thank you po. Next. And kay Madam or Sir Manyan, si Sawako Takashima. Yan, hello po. Ma'am, ano pong agency nyo? Pwede po ba namin malaman? Pasensya na po kasi stress lang kasi 1 year na agency ko. Di pa po ako na-update sa status ng employment ko. Sana masagot nyo po and salamat. Ayan, hello po. Madam, yun po. Tulad ng sinabi namin, ang agency po namin is based from Pinas, Jobs Manila po. Ayan, Jobs Manila po siya. And yun, sana po madam, legit po yung agency na na-applyan nyo. Kasi ang sa pagkakaalam ko is continue na po, on process na ulit yung pag-hired ng mga Pinoy dito papuntang Poland. Kaya medyo nag-word lang ako kasi bakit hanggang ngayon is hindi pa ina-update yung hinihintay yung hinihintay nyo. Yun. So, siguro naman nangyari din sa kanya dahil pandemic na nung nakaraan. Mm-mm. Kaya siguro na antala din kasi almost year din na walang transaction talaga nangyayari. Yes po. Siguro madam ang magagawa mo na lang ngayon is hintay-hintay lang ng konti. Follow up nyo sa agency yun. Nyo. And yun, huwag kayong magsasawa na mag-follow up din sa agency nyo. Baka mamaya is natabunan na kayo ng sa daming nag-a-apply ngayon papunta dito. Yun. So, sana, pray lang po tayo. Sana makapunta din kayo dito para, yun, para makapag-work. Ito, pinaka-dabis, galing sa KSA. Si Sander. Jeddah. From Jeddah. Hello. Sardix Darwin. Sardix Darwin. Hello po, new subscriber po from Jeddah. Sir, ma'am, matanong ko lang po kung magkano ang nagastos nyo at yung mga kasama nyo po ba na nag-apply at kasama na pumunta dyan. Sama-sama pa rin po ba kayo? God bless. Ingat po lagi kayo dyan. Hello po, sir. Hello din po sa mga kabayan natin dyan sa Jeddah. Yan. Sir, nasagot na din po namin yan sa ano, kung gusto nyo po na makakuha ng iba pang information, panoorin nyo lang po, nandun po yun, kung magkano yung nagastos namin, and yung pati agency namin, nabanggit din namin doon. Pero sige, sige. Pero sasagutin ko na din po namin ngayon. Yung nagastos po namin is, ang placement fee po namin is 60,000 pesos po. 60,000 pesos, hindi po kasama dun yung requirements like yung mga papers natin, yan, documents, medical, ikaw din po magbabayad nun, and yung gagastusin mo puntang Malaysia. From Malaysia, opo. Pero yung ano, yung pair po ng Malaysia, balikan, is depende po yan sa agency na a-applyan nyo kung free. Kasi yun sa amin po is free. Kasama na po yun sa 60,000 pesos. Pero kami na po yung nag-shoulder ng hotel and yung food. Yun. So, depende din po yun kung ilang days kayo sa Malaysia. Yung iba kasi, 1 day, kami 3 araw. Yun. So, 60,000 pesos po yung hiningi nilang placement fee sa amin. Yun. Ang sa pagkakaalam ko po is pinakamura na po yun. Kasi yung iba is alam naman po natin na medyo may kamahalan talaga ang hinihingi nila sa mga sa ating mga ibang kababayan. So yun, thank God kahit papano maliit lang po yung naging placement namin. Ito, kung magkakasama pa rin ba tayo mag-apply, kasama pa rin namin pumunta dyan. Kasama
kasama pa rin ba sa work nyo ngayon? Yes po, yung iba po kasama namin. Bale, tatlo po sila na kasama pa rin po namin hanggang ngayon. Pero madami po kaming mga Pinoy na napaalis po nung agency na yon. Almost 200 Filipino workers po kami na nandito ngayon sa Poland na napaalis nung agency namin. Pero yung iba, nagiwahiwalay na kami. Gawa nga po ng close, yung pag-close na ng mga hotels. Kaya yung iba nakipagsapalaran muna, like kami ngayon na nag-factory worker muna kami kasi nga hindi naman po pwede na syempre maghintay lang kami na kung kailan magiging okay ang lahat. Yun. Kaya habang naghihintay po na maging okay ang lahat is kailangan kilos-kilos din para syempre may mga pamilyang umaasa din sa atin kaya tayo nandito. So ayun, kaya tatlo po yung kasama namin. Bali lima kami na magkakasama pa rin from the sa dati naming pinasukang hotel. Yan. So magkakasama pa rin. And yung iba is nag-iwahiwalay na kami. Nasa ibang agency or nasa ibang countries ng part din naman ng Europe. Yan. Oh, sige po, Sanders, ingat ka po dyan sa Jeddah. Yes, ingat po. Ingat po kayong lahat dyan. And God bless din po. Itos. And yung last comment natin, last question is from Raymond Garcia. Mm-mm. Okay, Sir Raymond Garcia. Hello po, ma'am. Kung working visa po ba dyan, pwedeng kunin ang asawa at anak. Mag-a-apply po sana ako ng caregiver dyan sa Poland. At gusto kong kunin asawa ko at anak. Imposible po ba? Sir, kasi po, based sa amin, based po sa experience namin and sa mga ibang natanungan din po namin is, pag once na working visa po is, medyo mahirap po. Mahirap po na makuha natin yung ating mga anak at asawa dahil sa pagkakaalam po namin is hindi ganun kadali sa atin nga po na workers na dito is mahirap po na kumuha ng visa para pumunta dito. Yun. So ang sa pagkakaalam ko po is hindi po pwede. Pero siguro yung iba, kaya parang andito yung family nila, ini-sponsoran ng company or yung employer nila. Mm. So, ganun po siguro yung mangyari. So, depende po yan sa magiging employer or sa company nyo. Pero, karamihan po talaga, mostly dito ng Pinoy is, wala pa po kaming permanent visa. Yun, wala pa po kaming na experience or nalaman na nadala nila or nakuha nila yung family nila papunta dito sa Poland. Not unless na yung mga unang nakapunta dito at dito na sila unang-unang mga Pinoy na nakapunta dito at nagkaroon ng permanent visa na tinatawag nila. Kasi sa ngayon is sobrang higpit na po talaga kumuha ng permanent visa dito. Nagkaroon kaya, kasi ng ilan mo pa mag-exam. Naghigpit po talaga sila. Naghigpit po. Since sabi ata nila parang since nung 2018 yun. Sobrang hirap na po talaga. So ang binibigay lang po nila sa ngayon is halos temporary residence visa po. So, yun. Sana nasagot po namin. Pero, mag-search ka pa rin po or magtanong ka po bago ka po pumunta dito kung may ma-applyan ka po na like yung sinabi mo na caregiving, baka naman kaya nilang sponsoran yung family mo. So, depende pa din po yan sa depende pa din po siguro yan. Pero, sa pagkakaalam ko is, wala pa po talagang wala pa po akong
I mean, wala pa po talaga akong na wala pa po kaming na-experience or na-meet na mga Pinoy dito na nabitbit yung kanilang family. Yan. Pasensya na guys, at talagang loading ako. Kagigising antok lang kasi. Ay, kagigising, oo. Antok na ulit. Antok na ulit. Kasi medyo mahaba yung duty namin. Wala kaming off. Wala kaming day off talaga since nung... And next week ulit is wala na naman kaming off. Kaya pasensya na talaga guys kung hindi talaga kami nakakapag-vlog lately. Pero promise na kapag ka nagkakaroon kami katulad ng gantong time is promise na magbablog. Ano ba yan? Sobrang papansin. Promise na yan, bibigyan namin kayo ng time para kahit papano is may malaman ulit kayo. Yan, masagot namin ulit yung mga ano question nyo, and yan, pasensya na din kung hindi namin kayo napapasyal pa sa ngayon dahil yun nga, wala pa talagang time and malamig pa din po. Malamig pa din po dito. Pero wala na pong ano, wala nang snow. Yun. Pa-spring na po. Pero kahit pa paano, malamig pa din. And, yun nga, wala pa talagang time. Pero, pag nagkaroon kami ng medyo mahabang time is, ipapasyal namin kayo. Yan, para makita nyo naman yung place namin dito sa ano new, ba? Ano namin, new place and new work namin. So, shout yun, out guys. Muna tayo kay ano, Michael Kent. Yes, sa aming masugid na taga-subaybay. Sa aming masugid na taga-subaybay. At walang sawang magpa-shout out na si Kent. Na hello. Miss you, Kent. Miss you. Miss ko na kayo. Ayan. So yun guys, hanggang dito na lang ulit and mag-iingat kayo lahat, palagi lang tayo magdasal para guide tayo ni Lord na magtuloy-tuloy na to, na maging maayos na lahat, yan, para kahit papano is makabawi na yung ating ekonomiya. Yan. Umama na tayo. So, ayan. Maraming salamat ulit guys sa walang sawang pananood at pagsuporta sa aming vlog. God bless guys and see you on our next vlog. Thank you. Bye-bye.